Ikaw na maghila. Yes, yun. Lagay mo na yan doon. Umpis yan. Edit ko yan. Sira, tata. Tata. Oh my God! Ano? Ano? Di mo kaya? Wait. Ano ba? Ano na yung ilang galaw? Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. I-update ko pala guys yung mga Mighty at Winston kasi galing lang yung ahente ko dito ngayon. Hindi pa naman sila nagtaas. Sabi nila baka by next month sila magtataas. Ayan yung kinuha akong Mighty. Ito lang ang binigay sa akin. Gusto kong magdagdag ng Mighty Green. Ayaw na niyang magdagdag kasi limit lang daw yung dala niya ngayon. Kaya ito lang ang binigay sa akin. Tagda dalawang rim lang. Pero sabi niya by next month daw baka na magtaas na sila. Yun lang naman yung ano. So ngayon, same price pa rin tayo at hindi pa tayo pwede mag-increase. At ngayon din guys, magbibilang tayo ng mga barya. Kasi sa totoo lang guys, tamad talaga akong magbilang ng barya. Ngayon, dapat talaga din i-dispose natin yung barya kasi syempre maraming nangangailangan ng barya. Kaya ngayon, bilangin ko na to. Pero ito, meron na siyang mga tago 100 katulad nito. Kasi nga ito, mga binabaya din to sa akin sa sigarilyo pag may bumibiling sigarilyo sa akin. Ito yung aking mga barya. Ito yung aking linalagyan guys, ang barya. Ang nangyayari, kaya ako nakakaipon ng ganitong barya. Kasi nga, sa binta ko sa araw-araw, hindi ako nagbibilang ng mga barya. Binibilang ko lang yung mga perang papel. So, ito, nilalagay ko lang siya dito. Tapos, iniipon ko lang yun. Ngayon, magbilang na tayo kasi puno na yung lagayan ko. At habang nagbibilang tayo, ay magkwentuhan tayo. Mahalaga guys ang barya sa ating sari-sari store dahil sa umaga, importante yung mga barya. Magbilang tayo guys ng barya. Ito guys, minabayan nila ito sa akin sa sigarilyo. 100 na to, kaya hindi ko na siya bibilangin. Basin siya na kayo guys, medyo sinipon ako ngayon. Nagmamas nga ako kaso tinanggal ko rin dahil yung mas. Parang mahirap maghinga kapag ka nakamas. At kung napapansin nyo guys, meron din akong isa pang ipunan ng barya. Ito. Ito naman guys ay tagli-lima at tagsasampo. Napuno ko na rin to guys nung nagpagawa ako ng bahay. Yung mga iba kong kailangan dyan sa gastos doon. Yun. Dito ko naman kinuha. Hinihiwalay ko guys yung mga tagli-lima sampo para hindi mahirap magbilang. Pero itong nandito, 4 tagpipiso itong nandito. Bigat pala nito. Hindi ko humaan. Ayan. Hello guys, andito yung ate ko. Panganay kong kapatid. Hello. Hello. Hi ka dyan, te. Hi. Ayan. Sa inyong lahat. Kaya ako nakakaipon itong barya kasi tamad ako magbilang. Kakatamad nga naman. Ang ginagawa ko kasi yung maghapon na binta doon.
ilalagay ko na lang dito, binubuhos ko dito yung mga baryang tagpipis. So, tapos yung taglima, di ba, nakaseparate yung lima doon. Nilalagay ko naman doon pag madami na. Kaya, di ako nagbibilang na iipon tong barya. Pero sa grocery, mas gustong-gusto nila yan. Oo. Dapat lalo na sa Save More. Kaya nga, dapat hindi ako nag-iipon nito kasi nagagalit sila, nauubusan silang barya, naiipon sa ganito. Kaya ito, i-ano ko rin to sa grocery. Umpisan mo ng ano yun talaga. Gustong-gusto nila yan, kaya. Sa ano din? 100. Sa Jollibee din. Gusto rin nila. Mm-hmm. Ano talaga ito? Importante talaga barya. Dami. Yun nga, oh, yung barya na yun, no? Titi-ten to. Yan, taglilima. Pag naka-500 na ako, i-plastic ko na para hindi mapuno dito. Na yun? Ito nga, guys, na lagayan ko na to. Pag napuno to, laman ito 5,000. Kansiya mo na rin. Walang matyaga dito magbilang kahit si Juju. Hindi dito nagbibilang ng barya. Pero nung may pwesto ako, matyaga ako magbibilang. Oo, di ba nung may ano ka? Pinabalot ko kung 100. Tapos sa grocery ko nga inaano. Oo, sa grocery ito talaga na ano, sa grocery ito madalas na. Ang dami nagpapapalit sa grocery eh. Bakit 500? Parang hindi masyadong mabigas. 4,500 ang bawat balot. 3 hours later. Hello guys! Ayan, natapos na din ako magbalot at magbilang ng barya. Sa totoo lang talaga nakakatamad magbilang ng barya. Kaya naiipon yung mga barya ko dito sa tindahan dahil linalagay ko lang siya nang nilalagay doon bago ko bilangin pag naano na, napuno na, na wala na akong mapaglagyan yan. Bilangin ko na. Pero guys, siyempre ang barya talaga ay napakahalaga sa ating tindahan. Lalo na sa mga sari-sari store, talagang kailangan. Hindi talaga iikot yung tindahan natin kung walang barya dahil mahirap magsukli kung walang barya. Ayan guys. So ngayon, kung ako ay marami guys na barya dito, nagpapabarya ako. Lalo na sa mga may video karera, yung mga palaro ang hinuhulugan ng barya. Kasi sa kanila rin nanggagaling yung madaming barya at doon din naiipon sa kanila yung maraming barya. Kaya nga minsan kapag nagha-harvest na sila doon sa mga kaha nila sa video karera machine, ang dami din ditong barya na nagpapabuo sa akin. Pero ako kasi itong mga barya kong katulad nito ay binta to ng pagbibili ng sigarilyo. Yung may tindahan dyan sa baba, laging barya ang ibinibili niya sa akin ng sigarilyo. So, ayun guys, bilangin natin kung ilan tong barya. At isa pang mahalaga sa barya guys, lalo na sa mga fast food chains katulad ng Jollibee. Naghahanap yan lagi sila ng barya, Save More, yung mga grocery store na malalaki. Talagang ang dami nagpapabarya sa kanila. Pero itong mga barya ko na to ay i-turn over ko to doon sa grocery. Doon ko rin to ipapamili sa grocery na binibilhan ko dyan sa malapit lang. Kasi ibabayad ko na rin to para hindi siya mahirap ano sa grocery. Pag pinambayad mo to, hindi na nila yan bibilangin kasi nakabalot-balot na. Ayan guys, ito yung aking mga barya at bibilangin natin maya-maya. Ayan. Siguro ko, konti lang to guys. Ayan. Ito, ibabalot ko pa tong konti na to. At sinasabi pa nga guys na ang barya daw ang buhay ng sari-sari store. Kapag ka wala kang barya, maghahanap ka talaga ng barya para pang sukli. Hindi iikot yung araw mo na wala kang barya dahil yung tindahan mo ay wala kang panukli, talagang maghahanap ka ng pababaryahan.
Kaya lagi tayong magtira ng barya sa ating tindahan. Sabi nga niyan, barya lang sa umaga. Ayun guys. At isa pa guys, ang pintahin kasi ng marami kang barya. Once may gustong bumili at buo yung pera, alam nilang sa'yo may mga barya. Madalas sa'yo siya tatbo. Kumbaga, mas gusto nilang bumili sa'yo dahil alam nila na yung pera nilang ipambibili ay mapapalitan. Ayan. Isa pa yun guys sa bintahin ng lagi tayong may barya sa ating sari-sari store. Once ang isang customer bumili ng item sa'yo tapos 1,000 yung pera at hindi mo mababaryahan, maghahanap pa sila ng ibang tindahan na babarya sa pera nila, makabili lang sila ng item. Halimbawa, yung customer bumili ng halagang 50 pesos, tapos ang pera nila ay 1,000. Kadalasan, sa ibang tindahan, kung walang barya, di hindi nila mapabibintahan yung customer na bumibili sa kanila kasi wala silang baryang pansusukli doon sa pera na 1,000. So sa'yo, kapag ka may barya ka lagi, kahit anong amount naman yung kanilang ipambili, ay ready kang magsukli at alam nila na nagsusukli ka sa mga ganong halaga. So sila na mismo lalapit sa'yo at sasabihin na, o doon, nagpapalit siya lagi at may pera sila, ay may panukli sila sa kanila. Ayun guys, yung bintahe para yung tindahan mo ay lagi nilang pupuntahan, umas yun ang una nilang pupuntahan para magbili kapag ka may mga 1K bills sila na kailangan nilang mabaryahan. Ang iba naman kasi guys na tindahan, kahit may pabarya sila, kapag ka binili ng customer ay mga 20, 30 pesos, ayaw nilang magbitaw ng barya. Kumbaga parang tamad silang mag sukli. Kasi iniisip nila na halagang 30 pesos, baka magpapabarya lang yung habol ng customer. Nakadalasan naman talaga yun ang nangyayari, na bibili sila ng halagang 30 or 50 para makapabarya. Dahil ang purpose talaga nila, mabaryahan yung pera nila. So kung hindi mo sila babaryahan, sa susunod na bibili sila, hindi na sila pupunta sa iyo kasi hindi ka nagbabarya ng 1K. So kung saan yung tindahan na nagbabarya sila ng 1K, madalas dun yung sila bibili sa iyo kapag mga malalaki ang amount ng pera nila na pambabayad. Kasi alam nila na ikaw ay nagbabarya. Ano yun, te? Ayan guys, yung advantages ng mga tindahan na nagpapalit sila ng 1,000 peso bill. Yung may mga nagpapabarya sa iyo ng 1K. Alam nila na ikaw ay nagpapalit. Karamihan naman guys talaga ng mga bumibili, bibili talaga sila ng amount na di man kalakihan, gusto lang nila magpapalit. Pero yung iba kasi talaga ayaw nilang magpalit ng ganyan talaga. So syempre 30 pesos pinahalaga ay malaki rin tulong nyo guys. Ano yung kuya? At isa pa guys, ang mga barya talaga dapat hindi ni-stack ng matagal. Kailangan din ni-dispose to kaagad. Kasi nga, siyempre, nauubusan din ang mga barya sa mga pamilihan. Kailangan talaga to. Eh, kaso nga tamad ako magbilang nito. Ako lang taga-bilang dito ng barya guys. Kaya, ganyan ang iyayari. Pag ako nagbibilang, sa kawas madali kasi bilangin yung papel na pera kaysa sa barya. Pero ito yung katulad dati ng vlog ko about dito sa mga barya. Nasabi ko na rin guys na ang barya ay yung kubo natin na hindi na kapag bilang. Kasi nga, ito yung mga barya na
hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin kung magkano ang halaga. Katulad ko nga, yung barya, kapag nagbilang ako ng binta sa gabi, bago ako mag-close, ginagawa ko, dinadakot ko na lang siya doon sa lagayan at nilalagay ko dyan. Hindi ko na siya binibilang. Kaya ito, ngayon lang ako nagbilang uli. Ayan guys, kunting share ko lang at tips about sa barya at ang halaga ng barya sa sari-sari store. Mahalaga ang barya kahit talaga naman ang kita natin sa sari-sari store, barya-barya lang. Pero mahalaga kasi ang barya sa ating sari-sari store. Hindi iikot yung ating sari-sari store pag walang barya. Isipin nyo na lang na may bumili nga lang sa'yo ng 20 pesos, tapos 5 pesos ang halaga na pinili. Wala kang bayang panukli, 15 pesos na barya. Mangungusumi ka na kung saan ka kukuha ng bayang panukli. Kaya importante talaga guys, ang barya sa ating sari-sari. At syempre, yung mga suki din natin na maliit sa mga barya, dapat meron tayong barya na may bibigay sa kanila. Ayan guys, ang haba na ng litanya ko about sa barya. Habang nagbabalot ng barya. Magbilang tayo guys kung ilan ang naabot nitong barya ko na nakalagay sa isang Tupperware. Ito guys, hindi ko na to binago kasi ito yung mga binayad sa akin na tago 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 900 yan. Ito naman, tagto 200. Hindi ko na nga linagyan ng papel sa loob. Dapat may papel yan. Habagay, ito lang, dalawang klase lang naman to. 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 times 2 kasi 200 ang isang ano nito. Bali 2, 8. Tapos 900. Bali 3, 7. Lahat. Ang aking barya. Ayan. Ayan guys. Matagal din bilangin. Natapos ka na bilangin yung ating mga barya. And thank you sa panonood. At laging pagsubaybay. At kaway-kaway sa inyong lahat dyan. Thank you sa suporta. At sa aking mga subscriber, thank you very much. God bless you all. Lagi lang smile. Para good vibes. Take care. Yan.